Good afternoon, Kuya. Oh, good afternoon. Anong nangyari sa iyo? Good afternoon. Hello, sa good afternoon. Kaso meron akong gout, nagalit siya. May gout ka, tapos inipit mo. Ako, okay. Nagalit siya. Ngayon, lulong-pulong po ka ngayon. Tapos, ang akala ko dahil nung pinaano ko sa ortho, sabi niya, pahinga lang. Nilalakad ko ng gusto kasi akala ko makais ilakad. Hanggang sa ano, tapos ganun ulit ginawa ko, tapos binabay ko sa balakad sa ano. Tapos last month, hindi ko na nilakad, hindi ko na yun. Ngayon medyo na ginawa, no? Kaso, alam mo siyang may parang sumasabit. Hindi mo maidiin ang todo, no? Parang pagka ginanon mo ng ilo, ayun, meron po, no? Masakit, sumasabit. Ako, sumasabit. Kahit simpleng tayo lang, oh. Sparsing in the posterior aspect of the right OS calcis, the rest of the visual structure are intact. Okay, ang ibig sabihin nito is sparsing. Ang yung buto nyo may mga parang mga granules, yun yung ibig sabihin ng bone spar. Kinukonsider na yan na osteoarthritis. Yan, ngayon tumaas yung gout mo, gano'ng kataas yung asan yung blood kin mo, patingin nga yung blood kin mo before. Ay, wala pa po siyang blood kin. O, paano mo nasabing mataas ang gout mo? Noong dati pa po akong may gout. Ilang years na po. Dito kasi maganda pa yung ano mo. Maganda pa tong bone structure mo. Maganda pa yung lining ng ano mo. Pero may napipil kang sumasabit talaga. Kaya sumasabit. Sige. Dati hindi ko siya talagang nung ano, hindi ko siya mataas. Tapos hindi ko madiging. Pero ngayon medyo maayos na. Mangyayari kasi dyan, pagka kasi kahit wala kang twisted knee, kung may gout ka naman, pag tumaas kasi ang uric natin, hindi ka talaga rin palalakarin yan. Masakit. Pero po dati, nung nagbago ang malis siya, hindi siya sumasakit po dito lang siya. Yun ang ano. Siyempre, unti-unti kasi yan, pag nagsisibir tayo sa ano, gout. Paakyat yan, pati sa siko, sa kamay, sa ano, ganun ang gout. Ngayon, siyempre, indikasyon pa lang yun kasi, kaya na, kumbaga, sa sarili mo, na-confirm mo may gout. Dito talaga nagsisimula yan, dito, tsaka dito. Yan ang gout, dyan magsisimula. Pag umakyat na rito, ibig sabihin, tumataas ka na talaga. Maaring, kasi ang minsan, ang borderline, 7.1 o 7. Minsan, paiba-iba yan, minsan may 8. Pagka sumakit ngayon dyan mo, ibig sabihin, nag-9 ka na, nagtitin ka na, tapos siyempre, reduce medication. Babalik ka na naman sa border. Pero, nasabayan ang twist, tapos may gout ka, nakakain ka ng ano, ikaw na nagsabi, parang nagalit nung inano mo. Yung nga po, nakakain ako ng, nag-ano ako ng hipon. Bawal kasi yun eh. Nagalit siya. Parang lalo sumakit. Sumakit siya. Ayun nga, edi, ngayon, sa tingin ko naman, nakapag, matagal na yung gout mo, di ba? Matagal na. Tapos, wala namang maga eh. Hindi, aalay natin. Para mawala yun sa akin. Yun, basta huwag kayong magpapamassage pagka mataas ang gout nyo. Higa ka. Pag hindi marunong yung nagmamassage, dun pala. Sige, higa ka. Pero yung tuhod mo, yung lining nito, maganda ba? Maganda pa siya. Meron lang umiipit dito sa tutusin, ah. Napakalayo pa nga ng distance eh. Hindi naman masakit ang dulog ang kamahal. Kailangan lang lambutan mo lang. Hindi to masakit, promise. Kumbaga, meron lang tayong itutulak ng konti. Para mawala yung may matalim kasi pag tumatayo ka, no? Parang kumakalusot. Tapos hindi mo maididiin na yun pag kumalso na yun. Sige, relax mo na. Lambutan mo na po.
Tanggulan mo lang po mo yan. Tanggulan mo yan. Yan, sakit. Kaya. So, kung tumataas na yung urit mo, mag-control ka na. Yan, alam mo ito. Baka, baboy, kambing, yung mga red meat. Yan, hindi na ako kumakain nun simula ito. Alam mo, tango lang. Isa pa. Isa pa. Thank you. Yan, tapos, mahiwag ang paw natin. Lambutan mo lang. Yan, tapos titignan natin kung makakatayo na siya ng diretso nang walang sasabit. Kasi kanina may matalim na sumasabit eh. Para may nakakalso. Tapos tatandaan nyo, huwag kayong magpapamassage pag tumata. Pag nararamdaman nyo sumasakit yung ganyan, sumasakit yung mga kasukat, joint nyo, huwag nyo ipapamassage basta-basta. Baka hindi marunong yung magmassage, mamamaga lang yan. Mayroong technique dyan. Pag nasa bahay kayo, sumasakit yung ganyan, ilubog nyo na sa may tatubig. Yung kaya-kaya nyo yung may tatubig, yung maningamgam na, lagyan nyo ng asin, pakuluan nyo yung asin. Tapos kaya nyo na ilubog yung paa nyo, ilubog yun, tapos gano'n nyo lang. Okay, tapos syempre, medication para mabilis. Pero pag kasama ang twisted knee, ay kailangan nyo na ako. Pectus camatis na kailangan nyo, hindi na kailangan ng may tatubig. Pagga-gout lang, pero kung alam nyo, na-twisted niya kasi ito eh. Tapos, nilagyan niya ng ano, nakadagdag na lang yung gout. Kaya? Kaya po. Kaya? Yan, pagka sinagat, masakit. Okay. Tinesting ko lang. Okay, relax na. Maaaring may matira pang pinto ng konti, pero yung talim ng pagtayo mo, baka yun ang ma-address kagad. Huwag mo lalabanan ay doon. Kailangan na matanggal yung pagka. Lambutan mo lang. Thank you. Sige, lakad ka. Tayo ka. Ipilay-pilay kasi si sir. Testing. Tayo ka. Opo, pag naglalakad po na, hindi na bumalik yung dati niyang direksyon na. Sige, lakad ka. Meron pa po siyang konti. Tapos yung sumasabit. Konti? Apo. Sige, ikaw ah. Meron pang konti. Pero, ganito yan. Pag konting-konti na lang, siyempre it takes a few days to rest. Pagka magsusubside kasi yan eh. Pagka na-rest na yan, mapapahinga na yan. Pero kung masakit pa rin, hindi na bago, kailangan i-adjust pa natin. Pero kung alam mo sa sarili mo na parang maliit na, parang yung mag-aana na lang sa loob. Pero yun, pag napahinga yan, minsan kasi hindi talaga agad na si 0-0. Pag-uwin pa natin. Natin palim. Papuloy natin yung talim. Lambutan mo lang ito. Sige, lambutan mo lang. Hayaan mo lang. Yan, hayaan mo lang. Yan. Thank you. Okay. Tapos silakan mo yung ulit. Pagka nagkaroon kayo ng gout, gusto ko lang malaman nyo, pag meron kayong gout or uric acid, liver ang may problem sa inyo. Tandaan nyo, maaaring may fatty liver kayo. Papawis kayo para matanggal yan. Pagkatapos po yan, ilang araw pong pahinga, pwede na po siyang makapag-bike o hindi po basta-basta pwede? Pwede naman siya mag-bike. Bike lang naman pala, mag-bike siya. Kahit araw-araw siya mag-bike kayo. Kahit bukas po niya, pwede ba? Oo! Oh, yung bike kasi safe yan. Ang bawal lang sa'yo, impact, running, bawal yan sa'yo. Pero kung nakabike ka kasi, salo-salo ng puwet mo yung bigat mo.
secondary na lang yung tuhod. Mas maganda yung bike. Mas the best yung bike, lalo kung ano, yung stationary. Kung meron mo stationary. Kaya ang sagot kasi sa gout, tandaan nyo, kung nagkakaungay ng gout, liver problem yan, idol. Baka hindi lang naipaliwanag sa inyo, tandaan nyo, liver problem yan. O sige, lakad ka. O, tignan mo, i-compare mo kanina yung lakad mo. Ganun yung lakad mo kanina, o. Kahit review yung main video mo. O, ganun. Diba? O, ngayon, tignan mo yung lakad niya. O, diba? Okay na. Kahit mag-bike ka, mag-bike. Para mapawisan ka. Pag napawisan ka, tanggal yung pati liver mo. Diyan yan sa liver. Tandaan niyan. Kahit itanong niyo sa doktor. Kaya kahit dungaw sa pag